mahirap kayang gumawa ng video or mahirap kayang mag-edit? Anong app yung gamit mo? May bayad ba? So, kung ikaw ay baguhan sa YouTube at hindi mo alam kung paano sisimulan, so you are on the right track. Yes, tama yung narinig mo. Kasi ngayong araw na ito, tuturuan ko kayo kung paano mag-edit ng video, kung paano ko siya ginagawa step by step. So, ituturo ko na siya ngayon step by step. Kasi napansin ko, maraming nagtatanong sa akin kung paano daw ba ako nag-edit, kung anong app yung ginagamit ko, kung mabilis ba, kung para sa kanila ba yung editing, ganyan. So, ngayon, sasagutin ko siya. Hindi madali ang pag-edit ng video. As in, you really need take time in order for you to come up or in order for you to edit a really good video after. Pero ang nakakatuwa doon at sobrang fulfilling ng pakiramdam kapag natapos mo yung isang ini-edit mong video at maganda yung kinalabasan niya. Ang pinaka nakakatuwa pa doon Katokayo is kapag maraming taong nakaka-appreciate kung paano mo ini-edit yung video mo. So kaya ngayong araw ipapakita ko sa inyo kung paano ako nag-edit ng video, kung gaano lang siya kasimple, hindi ganun ka-technical. So kung kaya ko, for sure mas kakayanin mo rin ito. Alright, so kung ikaw ay beginner dito pa lang sa pag-YouTube, so I think this video is really really right for you. So without further ado, let's get started. So, but before that, please don't forget to click the subscribe button down below and also the notification bell beside para lagi kang updated sa aking mga new upload na videos. So, kung hindi mo pa napapanood ang aking first video kung saan sinabi ko doon kung paano ko shinare, kung paano tanggalin yung watermark. So, after mong panoorin itong video na to, I highly suggest and recommend na panoorin mo rin yung susunod na video. So, before we begin guys, so disclaimer lang po na itong tutorial na to is hindi po to pang pro. Okay, so pang beginner lang po to. So, kung ikaw ay nagsisimula pa lang sa pagpa-vlog, so sobrang malaking tulong siya kasi this really works for me. Okay, so let's begin, diba? So, iyan na nga. Ang gamit kong application, by the way, is Power Director. So, ngayon, binu-view natin isa-isa kung ano yung meron sa Power Director. So, as you can see kanina, may kita nyo from video to camera, and then meron din siyang mga font style, diba? Tapos, meron din siyang free na emojis or emoticons sa app mo, and also yung mga music na pwede mo siyang gamitin sa pag-vlog mo as well, diba? So, sobrang dami yung option. Kaya, isa to sa mga favorite ko or best app for me, yung Power Director. So, by the way, this is not sponsored, okay, by Power Director, pero sobrang nagustuhan ko kasi talaga siya. Okay, so before choosing any apps, diba? So, you have to choose an app talaga na magagamay mo at mabilis mo siyang gamayin, diba? Or pag-aralan. So, ayan na nga. So, pili tayo ng mga clips na pwede natin magamit sa pag-edit ng vlog. So, example nyan is yung intro video. So, as you can see, lahat ng, or halos lahat ng vlog is merong intro video. So, by the way, comment down below pala guys kung gusto nyo rin matutunan kung paano gumawa ng intro video. So, after placing everything, diba, na gagamitin mo sa vlog mo, of course, diba? After gathering everything, you have to adjust first your volume. So, wag mo i-adjust yung volume mo after mo mag-vlog, ganyan, or after mo mag-edit. Kasi, kapag ganun ang ginawa mo, mas madodoble yung trabaho mo. Diba? So, kaya kailangan sa first part pa lang, ini-edit mo na siya, yung volume. Kasi kapag once na nakakrap yan, or nakakut yan, naka-split yan. So, iisa-isahin mo yung bawat clip. So, mas matatagalan ka. Diba? Very time-consuming. So, after editing your volume, diba, you can now adjust your brightness, your contrast. Diba? So, kung gusto mo ng mas matingkad at mas buhay na video,
So, pwede mo siyang i-adjust as well. So, sa akin personally, ina-adjust ko siya kung alam ko hindi enough yung lighting ko na gamit sa room. So, ang next naman na ipapakita ko sa inyo guys is kung paano naman mag-split ng video. Diba? So, dito, ang nakakatuwa sa app na to is kapag nag-split ka ng video, hindi naapektuhan yung ibang video na inilalagay mo. So, ano nga ba talagang gamit kung bakit tayo nag-i-split ng video? So, actually, ginagamit natin to pag example, kapag gusto mong meron kang ika-crop or at kung meron kang gustong i-speed up, diba? So, talagang maka-customize mo. So, just like this one, example ito, mag-i-speed up tayo ng video. Okay, slow down muna tayo first. So, up to less than 0.6 or 0.4 pwede niyang i-cater. Diba? So, kung gusto mo naman ng mabilis na video, diba? Up to 4 times naman yung faster niya. Diba? Compared dun sa original video. So, ayan. So, maganda siya actually. Diba? So, after ng speeding up, kung okay na sa'yo, diba? Kung ayaw mo naman masyadong mabagal, ayaw mo nang masyadong mabilis, then it's up to you kung paano mo siya i-regulate yung speed na gusto mo. Or according to you. So, after naman yan is ang gagawin natin, papakita ko sa inyo kung paano naman tayo mag-effect. Okay? So, maglagay ng effect sa ating clips or video. So, syempre, meron tayong mga video dito or effects pala na may bayad. So, hindi naman lahat siya for free pero karamihan or enough na yung mga free niya para magamit mo siya upang gumanda yung video mo. Diba? So, meron tayong, ayan, parang art looking, diba? So, kung medyo emo style, so, pwede mo siyang gamitin, diba? So, depende kasi sa content ng video mo. Diba? So, pwede kang gumamit ng sepia or ng bright colors, diba? So, ang dami talagang option and choices. So, ito, diba? Pinakita ko sa inyo, pwede kang mag-fish eye kung medyo comedy effect yung video mo. So, pwede mo rin siyang gamitin. Diba? So, yun yung essence kung bakit tayo nag-i-split. Kasi maku-customize mo per clip yung video mo. Diba? So, pwede mong gamitin yung, ayan, so portrait, meron ding modern, coffee style, diba? So, sobrang dami. Kung gusto mo ng black and white, pwede rin, diba? So, sepia looking, ayan, so may sunlight, may warm. So, dito lang tayo sa original. Okay, so balik natin siya sa original kasi hindi naman tutorial video naman 'tong gagawin natin, 'di ba? So hopefully, 'di ba, by this time meron na tayong natututunan, guys. Gusto ko lang din talaga i-share sa inyo kasi talagang okay na okay itong Power Director lalo-lalo magsisimula ka. So itong next na ipapakita ko naman pala sa inyo. Okay, ito yung tinatawag na pan and zoom. So it means to say kung gusto mo mag-zoom in, zoom out, na gumagalaw, moving yung video. So okay na okay to. Diba? So, according sa'yo, meron ka option dyan na no effect or custom. So, dun tayo sa custom. Diba? So, para na-customize natin, of course. Kung gusto mo ng masyadong maliit sa zoom in or zoom in mo, malaki. Kung gusto mo sa zoom out mo, masyadong maliit. Diba? So, depende pa rin yan sa'yo. Ayan. So, kung makikita mo sa mga videos ko, madalas ko talaga siyang ginagamit kasi ang helpful ng pan and zoom, hindi nagiging plain yung moving or move out ng video mo. So, mas okay siyang panoorin kaysa yung stagnant lang na hindi talaga siya gumagalaw at all. Diba? So, ayan. So, papakita ko naman sa inyo yung zoom. Okay? When you say zoom, hindi gumagalaw yung video. Once sa zoom, as in naka-zoom lang siya all throughout. So, ang next na ipapakita ko naman po sa inyo is kung paano tayo maglalagay ng font. Alright? So, dito, marami kang pagpipilian. Pwedeng flip, pwedeng yung simple lang, ganyan. So, type lang natin yung tutorial. So, dito, pwede mong baguhin yung color. Mahirap nga ba talaga? And also, the font style. So, ang nakakatuwa pa pala dito is, aside sa marami siyang pagpipilian, pwede ka rin magkaroon or maglagay ng shadow at saka ng border na tinatawag. So, pinili ko yung dancing script na bold. Diba? So, ang cute ng colors niya at talaga mapaglalaruan mo siya. Ayan. So, pinili ko lang as white and then yung border niya
yung meron din siyang sizes. So, ang pinili ko naman is color black. Diba? So, parang natural lang. At, syempre, simple lang din siya, diba? Ayan. So, pwede ka mag-fill in ng shadow. So, after nyan, diba? So, ayusin mo lang kung saan mo siya ilalagay na part. And, mag-move forward naman tayo kung paano magdadagdag ng music. Ay, ng pictures pala muna. Okay, so simulan muna natin yung pictures. So, ito yung sinasabi ko na kahit meron kang ongoing na video, so you can add pictures. Ayan, so pili tayo ng pagkain kasi gutom na ako eh. So, lagay natin dito sa right side ko. Ayan. So, pwede mo rin i-crop yan, diba? Pero okay na siya sa ganyan. So, once na nilagay mo na, okay na yung font mo, yung word, and also the added photo. So, this time, magdadagdag naman tayo ng mga emojis, diba? Or ng ibang clips. Ayan. So, bam! Diba? So, ang dami na talagang option. So, kaya talagang ang sarap mag-edit kapag ganito yung app na gagamitin mo. Kasi yung iba, very limited lang. Or pwede kang magbayad para mas marami kang ganitong icons. Pero dito, you don't need to pay as early as now. Diba? Kung bago ka pa lang din naman nag-edit. So, okay na rin yan. Diba? So, kung okay na yung mga clips mo, so, pwede ka na magdagdag ng music sa dulo. Diba? So, ito guys, itong tutorial na to, sabi ko nga, ito yung nag-work sa akin. So, sana nakatulong din sa inyo to, kahit papano. Diba? So, itong music is pwede mong lakasan, pwede mo rin siyang hinaan. Pwede mo rin i-crop without affecting other clips as well. Dito sa video mo. Diba? So, meron din siyang mga animation laughter. Ayan. So, there you have it, guys. Bam! Tutorial and the food. So, that's it for today. Thank you guys for watching my video. I hope that you guys like it and learn from it. So, yun na nga, Katokayo. So, dito na po nagtatapos ang ating video tutorial number 2. So, sana meron kayong natutunan ulit kung paano nga ba talaga ini-edit yung video, diba? So, sobrang simple lang niya. Sabi ko, ay, sobrang technical. So, yun lang. So, sana meron ako sa inyong naibahagi, diba, na kahit pa paano para makatulong kung paano niyo na masisimulan ang inyong mga YouTube videos. So, kaya sobrang excited ako, Katokayo, na makita rin kayo dito sa YouTube, diba? So, sana masubaybayan ko ang paglaki rin ng iyong YouTube channel. So, kaya keep going lang, diba? Kung magsisimula ka, huwag mong i-end ng maaga, diba? So, once again, so thank you again for watching, mga Katokayo. Always stay safe and always stay healthy at all times. So, God bless everyone. So, bye!